Ating alamin at susuriin kung bakit nga ba ang Japan ay critical na ang relasyon sa China. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Habang nagpapatuloy ang pagsalakay ng China at mga illegal na aksyon sa West Philippine Sea at South China Sea, ang Japan ay nakatuon naman sa pagpapalakas at pagtulong sa Taiwan at Pilipinas. Kapansin-pansin na ang China ay nagiging agresibo lamang sa mga bansang alam nitong kayan-kayanin, gaya na lamang ng Vietnam, Taiwan at maging ang Pilipinas. Pero may isang bansa na kung saan ay katunggali din nila, ang isa sa isla na kung saan ay pagmamayari pa rin daw ng China, ang Senkaku Island. At ang kalaban nga nila dito ay ang mga Hapon. At sa gitna ng sunod-sunod na kaguluhan na nagaganap ngayon sa Middle East, ay tila mas lalong nagpapalakas na din ang Japan, sapagkat bumili ito ng daang-daang mga missiles. So, ano nga ba ang tumatakbo sa isipan ngayon ng mga Hapon? Alam naman natin na ang Japan ang pang-apat na pinakamalakas na bansa sa Asia ngayong 2024. Ang relasyon sa pagitan ng China at Japan ay nasa isang kritikal na yugto. Ayon sa sinabi ng Chinese Foreign Minister Wang Yi, sa kanyang katumbas na Hapones noong Biyernes, habang pinag-uusapan nila ang mga masalimuot na issue kabilang ang mga Hapon na nahuli sa China, mga pagbabawal ng mga pag-import ng pagkain at paghihigpit sa mga semiconductor. Nakipagkita si Wang kay Yoko Kamikawa ng Japan sa gilid ng isang pag-itipon ng mga foreign ministers na inorganisa ng Southeast Asian Bloc sa ASEAN sa Laos bago ang East Asia Summit at ang seguridad ng makatutulong sa Asian Regional Forum. Ang relasyon ng mga magkatabing bansa ay naging masalimuot sa mga nakaraang taon dahil sa mga issue tulad ng claims sa teritoryo, tensyon sa kalakalan at ang galit ng Beijing sa desisyon ng Tokyo na i-release ang mga natreat na tubig mula sa nasilang Fukushima nuclear plant patungo sa dagat. Ngunit, sa nakalipas na ilang buwan, naglunsad ng isang konsultatibong pag-uusap ang mga opisyal ng China at Japan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nagpapahiwatig na maaaring nasa mas matatag na pundasyon ang kanilang ugnayan. Ang relasyon ng China at Japan ay kasalukuyang nasa isang kritikal na punto, umuusad at maiwan, sabi ni Wang kay Kamikawa ayon sa isang ugat ng pag-uusap na inilabas ng Chinese Foreign Ministry. Ang patakaran ng China patungkol sa Japan ay palaging nagpapanatili ng katatagan at pagkapareho. Umaasa na ang panig ng Japan ay magtatatag ng isang obyektibo at wastong pag-uunawa ng China at magtaguyod ng isang positibo at makatwirang patakaran patungo sa China. Sa kanilang unang one-on-one na pag-uusap sa loob ng 8 buwan, mariing hinimok ni Kamikawa ang pag-alis na mga paghihigpit sa pag-import ng mga produktong pagkain ng Japan na ipinataw ng Beijing kasunod ng pag-release ng tubig mula sa Fukushima. Tinawag din nila na agarang pagpapalaya ng mga Hapon na nakadetain sa China ang pagkakaaresto ng ilan sa kilalang exclusive mula sa Japanese drug maker ng China noong nakaraang taon ay nagkaroon ng epekto na inilarawan ng ilang opisyal ng Tokyo bilang isang negosyo na nag-aambag sa pagbaba ng foreign investment at paglikas ng Hapon sa expatriates. Napakahalaga na lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga Hapon at mga kumpanya ng Japan ay makakatrabaho sa China nang may kapanatagan sa isip, sinabi ni Kamikawa kay Wang. Ayon sa isang ulat na inilabas ng Foreign Ministry ng Japan,
ang Japan ay isang mahigpit na kaalyado ng United States, kasama ang iba pang bansa sa G7, ay nagsikap na maiwasan ang mga ekonomikong koneksyon nito sa Japan sa mga estratehikong larangan at nakipagtulungan sa Estados Unidos sa mga patuloy na paghigpit upang limitahan ang ekis ng Beijing sa mga advanced na semiconductors. Sinabi ni Kamikawa kay Wang na ang mga paghihigpit ng Japan sa pag-export ng semiconductor ay hindi nakatuon sa anumang tiyak na bansa at ang Japan ay handang panatilihin ang kabuuang koneksyon sa isyung ito sa China ayon sa ulat ng China. Ang dalawang ministro ay nagsabi na sila ay maghahanap ng regular na komunikasyon at nagbigay ng mga paanyaya sa isa't isa upang bisitahin ang kanilang mga bansa upang ipagpatuloy ang mga pag-uusap ayon sa mga foreign ministry ng Japan. Ang relasyon ng Japan at China ay komplikado at may malalim na kasaysayan na puno ng pagsubok at pagkakataon. Matagal na ang kasaysayan na ugnayan sa pagitan ng Japan at China mula pa noong mga sinaunang panahon. Ang China bilang isang makapangyarihang sibilisasyon ay may malaking impluwensya sa kultura at lipunan ng Japan, partikular na sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Buddhism, panitikan at teknolohiya. Sa kabila ng kanilang nakaraan, ang Japan at China ay naging mga pangunahing kasosyo sa ekonomiya. Ang China ay isa sa pinakamalaking trading partner ng Japan at maraming kumpanya ng Hapon ang nagkaroon ng malalim na pamumuhunan sa China. Gayun din ang China ay isa sa mga pangunahing merkado para sa mga produktong Japanese. Samantalang ang mga issue tulad ng territorial na hiwdwaan sa East China Sea, mga tensyon sa kalakalan at magkakaroon ng mga Hapon na nahuli sa China ay patuloy na nagpapahirap sa kanilang relasyon. Ang paglabas ng treated water mula sa Fukushima nuclear plant sa dagat na isa rin sa mga nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Parehong Japan at China ang nagsisikap na lumikha ng isang mas maginhawa at maayos na kapaligiran para sa kanilang mga mamamayan at negosyo. Ang pagbuo ng regular na komunikasyon at pagsasagawa ng pag-uusap ay mga hakbang patungo sa pagkakabuti ng kanilang ugnayan. Ang relasyon ng Japan at China ay patuloy na bumubuo at nagbabago batay sa mga lokal at pandaigdigang kaganapan. Ngunit ang kanilang ugnayan ay nananatiling mahalaga na konteksto ng relihiyon at pandaigdigang politika. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol kung bakit ang Japan ay kritikal na ang relasyon sa China. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.